Maagang nagising si Jenny ng araw na iyon. Iyon na ang huling araw nila sa isla ng Cagbalete, kaya naman nais niyang magkaroon ng ilang oras na makapag-isip-isip ng mag-isa. Mamayang tanghali ay babalik na silang muli ni Jordan sa Cavite. Babalik na siya sa realidad, pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung ano ang susunod na hakbang. Nakapagpahinga ng kaunti ang kanyang puso't isipan, pero alam niyang tumatakbo ang oras. At alam niyang kailangan na niyang ipagtapat sa kanyang lola ang lahat. Ilang araw na lang din at darating na ang kanyang ina at hindi niya maitago sa sarili ang takot na nararamdaman sa maaaring sabihin nito. Sigurado siyang lalabas ang mga salita ng kabiguan katulad ng mga narinig nito nang nagsipag-asawa ang kanyang mga ate. Nakapagtapos ng kolehiyo ang nakakatanda niyang mga kapatid, pero nag-asawa din ito kaagad at hindi na nakatulong pa sa pamilya. Madalas niyang marinig ang sumbat sa bibig ng kanyang ina na mag-isa na nga lang siyang tumataguyod ng pamilya, hindi pa magsikap ang kanyang mga anak. Nangako si Jenny sa kanyang ina na makatapos lang siya ng kursong nursing ay pagpapahingahin na niya ang kanyang ina sa pagtatrabaho. Pero mukhang malayo nang matupad pa ang pangarap niyang maging isang nurse. Naalala niya ang mensaheng pinadala ni Lawrence. Hindi pa pala niya ito binubuksan. Binuksan niya ang cellphone at ang mensahe sa kanyang inbox. "Kumusta ka, Jenny? Pag-isipan mo sana ang mga sinabi ko sa'yo. Kaya kitang sustentuhan, pero hindi ko maiiwan ang pamilya ko." Tila ba isang patalim ang sumaksak sa puso niya. Hindi niya alam kung nasaktan siya para sa sarili o para sa magiging anak o kaya ay para sa pamilyang niluloko ni Lawrence. Sino bang nagsabi na iwan ni Lawrence ang pamilya niya? Minura ni Jenny si Lawrence sa kanyang isipan kahit hindi naman talaga siya sanay na magmura. Katulad ng nakararaming lalaki, sumama rin sa iba ang kanyang ama. Nakita niya ang pagdudusa ng kanyang ina at pagpapakahirap ng kanyang lola, kaya naman sinabi niya sa sarili na kahit anong mangyari ay hindi siya papatol sa may asawa. Mataas ang respeto niya sa kasal. Siya ang tipo ng babaeng naniniwala sa soulmates at sa destiny. Pero nilinlang lamang siya ni Lawrence. Nagpauto siya, nagpakatanga. Ang tanga-tanga niya. Sana nag-usisa man lang siya sa lalaki kung bakit hindi man lang siya ipinakilala sa mga kaibigan o sa pamilya nito. Sana nagtanong siya kung bakit sa madaling araw lang siya pwedeng kitain ni Lawrence. Sana, napakaraming sana, pero huli na ang lahat. Kung tatanungin siya ngayon, ay hinding-hindi niya matatanggap na tumayong ama ito para sa kanyang magiging anak. Hanggat maaari, ay ayaw na niya itong makita pang muli. Nagpasya siyang hindi sumagot sa mensaheng iyon ni Lawrence. "Makakalimutan rin kita, Lawrence. Hindi man ngayon, pero gagawin ko ang lahat. Manluloko ka." Iniyak ni Jenny lahat ng kanyang maiiyak habang sa bandang silangan ng isla ay pasikat ang araw. Hawak-hawak niya ang kanyang puso at ang kanyang tiyan. "You'll be fine, baby. We will both be fine. Hindi ka papabayaan ni Mommy." "Nandito ka lang pala, Jenny. Kanina pa kita hinahanap. Nilibot ko na ang buong resort. Hey, umiiyak ka ba?" "Naaalala ko na naman kasi ang lahat ng katangahan ko, Jordan. Naaalala ko ang lahat ng kabiguan. Para akong mamamatay kung hindi ko ilalabas." Tuluyan na ngang humagulhol si Jenny.
Hindi ko alam kung paano ko siya makakalimutan. Niyakap ni Jordan si Jeannie. Inalo ito at hinimas ang mahabang buhok. Iyon lang ang kaya niyang gawin sa mga oras na yon. Nanatili sila sa ganoong pwesto hanggang sa tuluyan ng tumaas ang araw. Habang unti-unting tumataas ang alon ng dagat, ay nakatitig naman ang dalawa sa kawalan. Nilalasap ang mga emosyong umaalpas sa puso ni Jeannie. Sa ilang sandaling pagyakap na iyon ni Jordan ay nagkaroon ng kapayapaan sa puso ni Jeannie. Hindi niya alam kung paano pero siya tila ba napagod na lang ang kanyang baga sa pag-iyak. Masasanay ako sa yakap mo, Jordan. Ayos lang yan. Mag-schoolmates naman tayo. Pag sa tingin mo ay kailangan mo kayakap, e-message mo lang ako. Sira ulo ka talaga. You guess it right. I'm crazy. Na-inlove ka na ba dati? Hindi ka naman maniniwala sa isasagot ko sa tanong mo na yan. Ano nga? Umiling lang ito. Hindi ka pa nai-inlove? Sa totoo lang, never. Hindi ka naman bakla. Wala pa rin akong nagiging crush na lalaki. So, sure akong babae ang gusto ko. But the feeling of being in love, crush siguro meron. Yung nakikita ko sa TV. Mukhang mataas ang standards mo ah. Simple lang naman ang gusto ko. Yung masarap kausap. Alam mo kung bakit? Kasi ang itsura ng tao nagbabago at pagtanda nyo, kapag nagawa nyo na lahat ng bagay na gusto nyo at naabot na ang lahat ng pangarap nyo, wala nang matitirang pwedeng gagawin kung hindi ang mag-usap. Naniniwala ka ba sa soulmates? Wow! Deja vu ba tong tanong na ito? Just answer my question, please. Ngumiti ka muna. Kanina ka pa nakasimangot eh. Sa oras na ngumiti ka, sasagutin ko yung tanong mo. Sa wakas at sumilay na rin ang ngiti sa mga labi ni Jeannie sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Ayan, ngingiti ka rin naman pala eh. Ngumiti na ang tao kaya sagutin mo na ang tanong ko. Do you believe in soulmates? You've been fooled. Hindi ko sasagutin ang tanong na yan. Nagsimulang tumakbo palayo si Jordan. Halika, habulin mo muna ako. Come on, Jeannie baby. Pag nahabol mo ako, saka na kita sasagutin. Pang-aasar ni Jordan, walang nagawa si Jeannie kung hindi ang humabol sa mapang-asar na lalaki. Sa oras na mahabol kita, ipagsisisihan mo. Matapos mag-impake ng dalawa ay pumunta na sila sa may reception. Nandoon si Aida na kasalukuyang nanonood ng telebisyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay unti-unting nagdidilim ang paligid at nagsisimula na rin ang pag-ambon. Lumalakas ang ihip ng hangin na tila ba isang bagyo ang parating. Signal number 2 na pala. Hindi ligtas na bumiyahe pa kayo. Tingnan niyo ang balita. May papalapit na bagyo sa Pilipinas. Napatingin ang dalawa sa telebisyon. Isang sikat na weather forecaster ang kasalukuyang nagbabalita tungkol sa bagyong ising. I guess we're stranded here, mahal na kamahalang Jeannie. Libre na ang gabing ito para sa inyo. Total, masama naman ang panahon. Huwag na muna kayong tumuloy. Ipagpabukas nyo na lamang ang pakeson nyo. Pag-aalok ni Aida. Nako, salamat po Ate Aida. Hindi na po kailangan ang libre. May pera pa naman po kami dito, sabi ni Jeannie. Mura lang naman ang isang gabi sa resort na ito, lalo na at low season naman. Basta, dito na kayo ngayong gabi kung ayos lang sa inyo. Kung aalis pa kayo, ay mag-isa na lang ako sa resort na to. Aba eh, takot na takot ako sa kulog at kidlat. Hindi ko kayang mag-isa, sinserong sabi ni Aida. Ate Aida, sige po,
Dito na lang po kami ngayong gabi hanggang sa umalis na ang bagyo. Tugon ni Jordan. Oo nga, Ate Aida. Wala naman pong problema. Tumaas hanggang signal number 4 ang warning signal para sa Cagbalete Island ng hapong ding iyon. Hindi nagtagal ay namatay ang kuryente at nawala ng signal ang kanilang mga telepono. Mabuti na lang at may hinandang flashlight si Aida. Napagdesisyonan ng tatlo na manatili sa common area ng resort kung saan naroroon ang reception, kusina at kainan. Ate Aida, ako na lang ang magluluto ng hapunan natin. Alok ni Jordan na hindi naman hinindian ni Aida. Sige ba, walang problema basta sarapan mo ha. Walang problema. Ngayong gabi, ako na muna ang chef sa resort na to. Sisiguraduhin kong masasarapan kayo sa iluluto ko. Pagyayabang ni Jordan na sinabayan ng kulog, humagik-hik naman ng tawa si Jeannie. Tingnan mo, hindi sang-ayon ang langit sa'yo. Baka pag natikman mo ang luto ko, ay hanap-hanapin mo na ako, Jeannie. May in love ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Wala ba talaga kayong relasyon? Bagay sana kayo eh. Mga bagay tulad ng pag-ibig ay hindi na dapat pinatatagal ang panliligaw. Sabat ni Aida. It's complicated po, Ate Aida. Hindi po niya ako nililigawan. Magkaiba po kami ng gusto. Hindi po siya naniniwala sa soulmates at aminadong never pang na in love. Samantalang ako ay nabuntis ng lalaking inakala kong ako lang ang mahal. Tugon ni Jeannie. Siguro sa susunod na lifetime na lang. Kung magkaiba ang sirkumstansya, ay bakit hindi po? Natahimik ang lahat sa sinaad ni Jeannie. Hindi ko pa nga alam kung anong sunod kong gagawin sa buhay ko. Sa totoo lang, ay ayaw ko muna pumasok sa isang relasyon. Gusto kong ayusin muna ang sarili ko at ng magiging anak ko. Napabuntong hininga si Jordan at sa halip ay pinagpatuloy na lamang ang ginagawa sa kusina. Ay siya nga, komplikado nga ang sitwasyon mo ngayon, Jeannie. Pero kahit anong mangyari, ay huwag na huwag kang susuko. Kapag naiayos mo na ang buhay mo, ay saka ka umibig muli. Pero sinasabi ko sa'yo, pag tumibok na ang puso mo, ay wala ka nang magagawa. Sana nga po, Ate. Sana po dumating ang panahon na tumibok ulit ang puso ko.